So hello guys, ayan. Ayan. So meron tayong mga meron dito. So nagbe-video tayo ngayon mga idol dahil malapit na kaming alis dito sa bahay. So uuwi na tayo, di ba? Hi guys. Ayan. Uuwi na kami sa probinsya. Kumbaga, lilisanin na namin yung Maynila. So, itong video na to, magpapaalam na tayo. Uwi na tayong probinsya. So, maraming nagsasabi na mga customer ko na sayang daw kasi uwi na kami. So, sayang talaga dahil marami naman talaga akong customer dito. And then, yung pag-uwi kasi namin, biglaan eh. Kasi yung flight talaga namin, naka-schedule na yan is January. So, dahil sa pandemic, naka-cancel. And then, umabot ngayon, nag-desisyon yung may-ari na gamitin niya yung... Kasi, dito kasi, ang inupahan lang namin dito is lupa. So, tinayuan namin ng bahay, tinayuan namin ng maliit na negosyo. So, gagamitin na ngayon ng may-ari. Kaya, wala kaming magawa. Kundi, gusto ko naman sanang maghanap na ibang pwesto. Kaso parang sugal din kasi kung maghanap ako ng ibang pwesto sa ibang lugar kasi wala naman akong mahanap dito na malapit sa pwesto ko rin. So ang choice doon is maghanap ako ng pwesto sa ibang lugar. Ang problema lang kasi is pandemic. So parang sugal kung magbukas ako ng ibang barbershop sa ibang lugar, hindi natin alam kung tuloy-tuloy yung lockdown. Kasi pandemic nga, parang medyo alanganin. Kaya nag-desisyon kaming pamilya na uuwi kami ng province. Uuwi kami ng Dipolog. So, naka-schedule kami sa May. Kung hindi makancel yan, tuloyan na kaming aalis dito sa Manila at mamuhay dun sa probinsya. So, almost 22 years din ako rito sa akin 22 years akong tumira sa Manila. Sa pagtira ko sa Manila kasi hindi madali, marami tayong challenge na maraming pagsubok tayo na naranasan dito. Yun nga sinasabi para sa akin naman kasi kung saan ka mapunta talaga, pinakapuhunan mo is sipag lang talaga. Sipag, kahit saan ka mga makatirang lugar, basta baon mo lang, sipag, pakikisama, saka mga maayos yung pakikitong mo sa kapwa mo. Yun ang pinaka the best. Pwede kang tumira kahit saan. Pero, hindi natin maiwasan talaga. Ang number one lang din na na-encounter ko sa pagtira ko sa Manila, merong yung kaingitan ka, yun ang number one sa problema sa buhay natin. Pag tinamaan ng inggit yung ibang tao, talagang subukan lang sisirain yung buhay mo. Pero tayo, namumuhay tayo na wala tayong kaaway, mabait tayo sa... Kaya, para sa akin, kahit saan ako tumira, walang problema sa mga kapitbahay. Kumbaga, maswerte yung mga kapitbahay ko dahil, syempre, mabait tayo eh. Wala tayong bisyo, wala tayong hindi tayong mahilig sa barkada. Basta, pumunta lang tayo dito sa Manila, ang purpose ko lang talaga is magtrabaho. So yun nga pala guys, nakarating ako dito sa Manila dati. Pinangarap ko lang, simpleng pangarap ko lang pumunta sa Manila.
Ano ba yung pangarap mo, Mang? Trabaho. Trabaho. Bibiling baboy. So yun guys, yun yung simple kong pangarap dati. Simple lang pangarap ko, pumunta ko Manila para makabili ng baboy, tapos uuwi akong probinsya para mag-alaga. Pero hindi ko natupad yun. Umabot ako ng 22 years. So, umabot ako ng 22 years. Hindi tayo nakabili ng baboy. Meron pang biik. Nakabuti ng pamilya. So, dumami. Hindi baboy ang dumami. Kumbaga, pamilya. Ay, huwag mo nang maingay. So, yun nga. Nakabuti ng pamilya rito sa Manila. And then, kung sabihin yung, kung tanungin nyo ako, successful ba yung paninirahan ko sa Manila? Ang masasabi ko lang is, successful ako dahil nakabuo ako ng pamilya rito. So, nagkaroon ako ng tatlong anak. And then, masaya naman pamilya ko. Yun lang yung pasasalamat ko sa Panginoon. Hindi ako yumaman, pero healthy naman yung pamilya ko. Okay na yun. So, hanggang ngayon, nagplano na tayong umuwi ng probinsya. May mga customer na nagsabi na mahirap sa probinsya. Meron din namang mas marami namang nagsabi na sa panahon ngayon mas masarap tumira sa probinsya. So kahit naman sino magsabi sa akin na pangit o maganda, hindi nakasalalay yung buhay ko ron. Yung buhay ko, kahit saan ako titira, nakasalalay pa rin sa pagsisikap ko. Kung ano yung pagsisikap ko, ano yung plano ko sa buhay, sa akin mismo. Sa akin mismo, manggagaling yung goal ko sa buhay, dun mismo. Hindi mangyayari sa mga kasabihan ng iba. Kung hindi ako sumikap, hindi ako magtatagumpay. So, nasa aking mga kamay yung mga mangyayari sa buhay ko kung uuwi akong probinsya. Halos parehas lang naman. Pero ang maganda lang kasi sa akin guys is kung uuwi ako ng probinsya at magsaka ako, trabahong bukid, medyo mahirap din talaga yun. Yun ang sinusukuan ko dati. Kaya umalis akong probinsya dahil sumuko ako sa pagtatrabaho sa pag-aani, ano ng mga palay, mais, yun ang tinakasan ko. Pero ngayon kasi, narealize ko na uuwi akong probinsya, kaya kong magtayo ng yung pinanghawakan kong skills is barbershop. So, uuwi tayo sa probinsya, tatayo pa rin tayo ng barbershop. Kumbaga, mayroon tayong pinanghawakan skill. So, nakakalungkot na ano, hindi may iwasang malungkot na umalis dito kasi almost kalahati ng buhay ko talaga dito na sa Manila. 44 na ako, 22 years na. 22 years na bang, no? 22 years na akong tumira dito sa Manila. So, halos kalahati ng buhay ko nandito na. Nangarap na ako rito. Marami kong naging trabaho. Lahat ng sipag ginawa ko. Pero ito, hindi naman tayo umaman, pero tama lang. Nakakain naman natin yung gusto natin. Hindi naman tayo hirap. So, ang sa akin lang naman, tapos na yung pangarap ko sa sarili ko, sa pamilya ko. Kumbaga, maglaan na lang ako ng yung natitira kong, kumbaga, grabe natitira. Yung mga
taon na matitira sa atin is i-enjoy natin. Itira natin sa probinsya. Sana ma-enjoy natin. Hindi naman pwede yung puro ka lang pangarap, puro ka lang sikap para yumaman, para magkapera. So hindi naman ganun ka ano yung buhay eh. Hindi pwedeng i-focus natin sa ganun. Bigyan din natin ano, bigyan din nating time yung sarili natin na i-relax. Kumbaga tigil natin yung mangarap sa sobra sa pera lagi na sa isip. Enjoy natin yung buhay natin sa probinsya. So ano pa bang gusto kong sabihin? So abangan nyo lang yung ano, kung ano yung, kasi pag tumira ako doon sa probinsya, i-vlog ko pa rin. Makikita nyo yung buhay ko ron, kung mag-success ba tayo ron, kung masaya ba tayo ron. Basta ang importante, makakauwi tayo sa lupang sinilangan. Mindanao is my place. Mindanao is my place. So, Zamboanga is my home ngayon dahil uuwi kami sa side ng asawa ko sa Zamboanga. Pero ako, Mindanao din, pero sa bukid nun ako. So, subukan namin tumira doon sa side ng asawa ko. Sana maging masaya kami ron. So ayun guys, wala na ba akong sasabihin? So pakita ko nga pala yung ano, ayan, dito lang kami natutulog sa sahig. Hindi kami natutulog sa papag, simpleng buhay lang kami. So kahit na meron tayong mga ano, mga nagkaroon tayo ng mga tauhan dati, so alam nila yan. Dito sa sahig lang kami natutulog, so walang arte-arte, cowboy ganito yung buhay namin sa Maynila. So enjoy. So guys, kita-kita tayo sa sana, kung hindi makancel yung flight, matuloy tayo sa pagbiyahe, and then upload pa rin tayo ng mga gupit. So guys, hanggang sa susunod. God bless.